Okay, isang napakagandang araw mga kamanibela. So napakaganda ng topic natin ngayon, ano? Usapang ORCR tayo. Lalo na yung sa mga nakabili ng motorcycle na inabot ng almost 3 months, 5 months. Yung iba nga 6 months, ano? Hindi pa nila nakakuha yung ORCR ng kanilang motor na nabili. So pag-uusapan natin yan, and then magbibigay din tayo ng mga tips dun sa mga bibili pa lang ng motor. Kasi kagaya nito sa akin, ano, so kumuha ako ng PCX 160, ano, so inabot ako ng almost 3 months bago ko nagamit yung motor ko. Okay, so kung ikaw ay nagbabalak ng motor, syempre manunod ka ng mga nagre-review ng mga motovlog kung alin dyan ang mas okay. PCX o NMAX o kung ano yung fit dun sa pinaka lifestyle mo or ano yung paggagamitan mo. So syempre ikaw yun at ikaw yung magde-decide kung anong model, anong klase ng motor ang bibilin nyo. And kung decided ka na dun sa model at brand, syempre iisipin mo rin yung comparison ng price, no? At the same time yung model. So isa sa mga aalamin mo, mabilis ba mag-release yung pinaka-dealer ng motorcycle mo? Kasi meron mga dealer na mura nga sa kanila, no? Nakamura ka ng konti, pero sobrang tagal nila maglabas ng ORCR. Meron namang medyo mahal, pero 1 month lang, nakukuha mo na yung ORCR mo. So, well, depende yan sa dealer, ano? Kung gaano sila kabilis maglakad. So, ito, sa case ko, 3 months bago ko nakuha yung ORCR, so hindi ko nagagamit yung motor, no? So, ang tagal, kasi bumili ka para gamitin mo tapos hindi naman pala, so sayang, di ba? At saka magbibigay sila ng mga travel permit na ganito, 1 month mo magagamit, pero actually hindi po talaga totoo yun kasi hindi po yan pwedeng gamitin hanggat hindi nakarehistro yung motor mo kasi lumalabas niyan, unregistered vehicle yan. Kumbaga, ito sa pagkakalam ko lang talaga, ang payag lang dyan, yung kabibili mo ng motor mo, na iuwi mo sa bahay mo, papayagan ka. Pero kung sa bagay kasi, diniscuss naman dun ng dealer na yung binibigay nilang travel permit, eh hindi talaga yun kasi kung halimbawa LTO makahuli sa'yo or HPG, so huli ka talaga. So, sa sobrang excited ko kasi ano na magkaroon ng bagong motor, so hindi ko masyadong naisip yun, so hindi ako nakapag-research kung aling dealer ang mabilis maglabas ng ORCR. Okay, so tips number 1, pagka halimbawang binili mo ng cash ano yung motorcycle mo, ikaw na mismo maglakad nung registration, humingi ka sa kanila ng mga clearances or yung mga papel na dapat dadalhin mo dun sa LTO pag nagpa-registro ka. Kasi pwede pala yun, mga kamanibela, na ikaw na mismo maglakad, mas mabilis pa, no? So, kasi sa akin, nung sinabi ko sa kanila na ako na maglakad kasi na-research ko, eh, naipasa na daw na nila sa head office, ano? So, nandun na yung papel. So, no choice na ako. Kaya tip ko sa inyo, kung cash payment kayo, kayo na mismo maglakad, mas maganda. Meron kasing mga dealer, mga kamanibela, na sa dami ng brands nila. So, iniipon nila yan, bawat brands, para isang lakaran na lang, para makatipid sila. So, napakatagal. Lalong tumatagal dyan, lalo na pag kukunin pa nila yan sa iba-ibang lugar, tapos saka lalakarin ng tinatawag nilang side office nila. So, matagal po yan. So, meron mga dealer dyan na mabilis, 1 month lang, na ilalabas na nila agad yan yung ORCR, kaya dun kayo mas maganda. Then tip number 2 ko sa inyo, ano, kung halimbawang kaya mo mag-cash, mag-cash ka na lang kasi mas makatipid ka. So sa part ko, yung ginawa ko, bali nagkaroon ako ng mga credit ano dun sa bank or gumamit ako ng credit card para mas mababa yung interest, ano? Wala pa sa 1% yung interest. So kukumpare mo yan dun sa computation ng dealer, halimbawa babayaran mo for 3 years, then compare mo dun sa credit card na 3 years, then malaki po yung matitipid nyo mga kamanibela.
Okay, hindi ko rin masyadong nagagamit yung motor dahil hindi naman talaga ino-honor yung travel permit na binibigay nila. So, lagay ko din yung sample ng travel permit at nakalagay naman dyan na wala silang liability pag LTO at saka HPG yung makahuli sa atin. So, after 1 month, nag-follow up ako sa kanila kung kamusta na yung ORCR ko. So, ang sagot nila sa atin, "Sir, bago po kayo kumuha ng motor, nag-sign po kayo doon sa affidavit na nagsasabi na 30 to 45 days maaring ma-release yung ORCR nyo. So, 30 to 45 days po yun, working days. Hindi po kasama yung Sabado-Linggo. So, sa sobrang excited tayo nung pagbili, hindi natin nabibigyang pansin yung mga ganong usapan, ano, mga kamanibela. So, dyan makikita nyo yung sample ng agreement na pinirman ko. So, lalabas na lang natin dyan sa screen, mga kamanibela. Okay, so yun. After nung 30 to 45 days, nag-follow up ulit ako sa dealer. Ang sabi ng dealer sa atin ay on process na daw po, 1 to 2 weeks, ilalabas na po yung ORCR ko. So, kinausap ko mismo yung manager dun sa outlet na pinagkuhanan ko. Kasi hindi na ako makatiis, mga kamanibela. So, kung kayo naman po ay meron ng mga nakuwang motor at hanggang ngayon hindi nyo pa nakukuha yung ORCR, may karapatan po kayong magreklamo, mga kamanibela. Ano? Pwede nyong i-follow up yan sa LTO or mag-email kayo sa LTO. No? Lagay ko na lang dyan sa screen yung email nyo sa LTO. At the same time, pwede rin kayong mag-email doon sa DTI para mas lalong mapabilis. So, bibigay ko na lang din po dyan yung template kung paano nyo gawin yung halimbawa, nag-file kayo ng complaint sa LTO at the same time sa DTI. Para mas lalong mapabilis, lalo na yung mga nakakuha na ng motor na 3 months, 4 months, 5 months, 6 months hanggang ngayon hindi pa nila nakukuha. So, yung sa part ko, bali, nung time na gustong-gusto ko na talagang mag-email doon sa LTO at saka sa DTI, nag-promise naman yung manager sa atin na gagawa nila ng paraan within 1 to 2 weeks, lalabas na yung ORCR natin. So, pinagbigyan natin sila, mga kamanibela. Siya nga pala, mga kamanibela, importante na activate yung ating LTMS portal. Lalo na yung email address doon, kasi doon nag-email sa akin si LTO ng OR. So ito, ganito yung sample ng email niya sa atin. At the same time, kung titingnan natin sa ating portal, meron na rin pong nakalagay doon na vehicle na under sa pangalan ko, mga kamanibela. So ganito yung nasa video. Okay, punta lang kayo sa inyong mga browser, type nyo lang dyan, LTMS, portal. So, lalabas yun, click nyo, then papasok na kayo sa LTMS portal. O, ayan. So, yan, login lang kayo dyan. So, I'm sure meron naman na siguro yung mga portal, lalo na pag nag-renew kasi ng license, kailangan nyo po yan. So, pasok nyo na yung password nyo dyan, then yan. So, lalabas, makikita nyo dyan, ayan, welcome. So, click nyo yung vehicle, yan. Then, accept nyo lang dyan. Click nyo yan. Then, select type of vehicle. Pag kinlik nyo yung vehicle, lalabas na yung mga nakaregister sa under sa name mo na vehicle. So, yun ang naging sample ng picture. Now, I hope na nakatulong to sa inyo, mga kamanibela. So, huwag nyong kalimutan na i-like at i-subscribe ang aking YouTube channel. So, kung meron kayong mga katanungan, comment lang po kayo sa baba, Then, ilalagay ko po dyan sa description yung template, Kung paano mag-file ng complaint sa LTO at the same time sa DTI para mapabilis yung pag-release ng ORCR nyo. So, ingat po tayo lagi sa pagdadrive, So, drive safe, mga kamanibela.